office fanatex, Mr. Big Soto or Bossing nagsalita na, Maine Mendoza, paano nga ba nasangkot ang kanyang pangalan sa sinabi nito sa media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para kung unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, nais ko po munang magpasalamat of course sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nakaantabay at nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At dahil dyan, let's give you preview patungkol sa mga updates ngayong araw kung saan si Maine Mendoza di umano ay napilitang pumasok sa Itbulaga dahilan sa mga bagay na ito. Kung gusto niyo pong malaman ang kabuuan ng balitang yan, panoorin niyo po sa Celebrity Updates, isa sa mga channel po natin. And of course, isa naman, sabi naman po dito sa Artista Life Updates ay kung saan sa kanya pong surpresang pagsulpot dito po sa Itbulaga, marami po ang nakapansing mga dabar cuts at netizens sa malaking pagbabagong naganap nga dito kay Miss Maine Mendoza. So, usap-usapan siya ngayon sa comment section po ng live ng Itbulaga ngayong Sabado. At ano nga ba yung kapansin-pansin na pagbabago sa kanya, sa kanyang pagbabalik pagkatapos ng mahaba niyang bakasyon. At ngayon, pag-usapan din natin ano, ito pong isa sa mga last update natin kung saan napabalik nga na nag-apologize itong si BS or si Bossing kay Maine Mendoza dahilan sa mga bagay na ito. So kung niyo pa napanood yan, panoorin niyo yan sa Pinoy Celebrity Updates. At narito naman ang ilan sa inyo pong mga komento, no, patungkol po dun sa ating last update. Tatry natin na magbigay tayo ng ilan sa mga komento or mga reaction or magre-react tayo sa inyong mga komento. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am Shi Christina Merino. Sabi niya, kapag sumama si Maine, ibubunyag na naman ni BS yang kay user Congress Gay Arjo. Alam naman ng lahat na si Enchong D ang mahal ni Arso. Ayun. So ito pong isa sa mga komento po ni Ma'am Shi Christina Merino patungkol sa bagay na ito. So salamat po Ma'am Shi Christina. And of course, Miss Remro also said dapat naman mag-apologize siya. Kundi basta datan palubog na si Maine, marami pang darating na swerte sa kanya. Ayun. So dahil nga po dun sa mga bagay na yon, eh sabi nila na deserve naman ni Maine na makatanggap ng ganun pong na apologetic or apologize sa mga bagay-bagay, no, na dumarating sa kanya. And of course, we still have another comments coming from Miss Carol Femaliari. Sabi niya, tama yan Maine Alden, umalis na kayo sa Itbulaga. Ayan. So ito pong isa sa mga komento ni Ma'am Shi Carol Femaliari patungkol sa issue na it is better for them to leave Itbulaga para naman po matapos na yung mga bagay na ito. Pero sa ngayon, eh meron pa po silang kailangang tapusin, ano. And of course, sabi naman ni Ma'am Shi Libay Malyari, true naman ang sabi nila, dapat aalis na si Maine. Umalis na lang showbiz, pag-focus ng sarili niyang pamilya at mga anak nila ni RJ para happy kaming senior citizen admin. God bless. Thank you Ma'am Shi Libay Malyari sa inyo pong komento. Yan, so ito po isa sa mga komento niya, no, ang isa sa mga gusto niya mangyari na sana ay ipatang or umalis na nga siya sa showbiz. Isa sa mga mga parang payong ina or pa yung lola or whatever na much better to leave showbiz alone. Sabi ni Ma'am Shi Barbara de la Cruz, salamat sa Diyos hanggang ngayon, andyan pa tayo, sana aldap pa rin. Ayan. So ito naman po ang isa sa mga wish and prayer ni Ma'am Shi Barbara de la Cruz, ano, na talagang sana nga is hanggang dulo supportahan po natin sila naman ang maging desisyon nila. At ano man ang mangyari, no, dapat talaga nakasuporta lang ang lahat ng mga aldap nations or ano man ang magpapasaya sa kanila. Sabi ni Ma'am Shi Maria Leni San Pedro, go Maine, fight your love, heart, or fight your heart. Ingat ka, san ka maligaya. Ayan. So, saan naman maligaya si Maine? Doon naman po si Miss Leni, no? Doon naman ang gusto natin, eh. Kung ano po yung magpapasaya sa kanilang dalawa, doon tayo. Hindi natin sila pwedeng pigilan sa kung ano man ang nais nila, no? So, salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section na related po sa ating latest updates.
And now let's talk about this one, kung saan ay talaga nag-trending po, no, ang isa sa mga statement ni Bossing patungkol po dito sa nasabing issue po ng Itbulaga, na hanggang ngayon ay pulutan pa din po ito sa social media. Ay talagang pinag-uusapan po pa rin siya online at hindi matapos-tapos. Kahit marami na po mga naglalabasan na news about it, marami ng mga nagsalita, si Tito Sen, kung kani-kanino na po siya nagpa-interview, at pare-pares lang din naman yung mga sinasabi niyang statement patungkol dito. At the same, pinaka talagang bottom line ng lahat ng ito ay patungkol syempre sa pera, dahil it's about business. Kaya naman talagang maraming nagkakagulo talaga pag pera na ang pinag-usapan. And at the same time, syempre nasaktan din ng maraming mga fan ng sinabi nga nila na maraming aalisin, maraming babaguhin. Pero aside from that, is nasaktan din ng maraming mga fan nang hindi na natin tuluyang makita yung mga iniidolo natin dito sa Itbulaga, no? Lalo-lalo na po si Alden at si Maine Mendoza sa Itbulaga. Kasi nga sabi po ng ilan sa mga fans na dalawang beses lang natin napanood si Alden, after that wala na. And then si Miss Maine naman, after po ng Holy Week, nawala na din siya. Hindi na rin siya nagparamdam at marami na rin naglabasa na news online. Pero now, finally, Mr. Big Soto nagsalita na rin tungkol po dun sa issue na ito at paano nga ba nasangkot ang pangalan ni Maine sa mga bagay na ito. Kasunod ng mga pahayag ni dating Senator Tito Soto, nagsalita na rin ang kapatid niya at ang original host ng Itbulaga tungkol sa mga isyong bumabalot sa programa at sa Pamilya Halos Host. Kasunod na mga pahayag ni dating Senator Tito Soto, nagsalita na rin ang kapatid niya at original host ng Itbulaga tungkol sa mga isyong ito sa mga programa at sa pamilyang haloso. Sinuportahan ni Bossing Vic ang mga pahayag ng utol niya na nauna nang pumiyok sa issue sa longest running noontime show. Sabi ni Vic, lahat ng sinabi ni Tito Sen ay totoo, pati na ang talent fee na hindi pa nabibigay sa kanya ng Tape Incorporated. So, matapos nga magsalita si Tito Sen patungkol dun sa issue ng talent fee, at marami po siyang talagang pinasabog dito po sa social media, na at the same time, sa kabilaan niya pong mga interview, sinasabi niya na isa yan sa mga main problem na kung saan marami po sa kanilang mga host na hindi po talaga sumasahod on time. Kadalasan po ay talagang may delay sa kanilang mga sweldo. At isa dito, ang mga talents po dito, nasabi na lahat, sabi po ni Tini Big Soto, nasabi na lahat ng kanyang kapatid na si Tito Sen, ang katotohanan na ilahad na niya. Sabi niya, wala na daw siyang maidadagdag pa doon. At sabi ni Vic, wala na akong aalisin o idadagdag, sabi niya. Pagkasiguro naman ni Vic, basta isa lang ang masasabi ko, Itbulaga is here to stay. At sa tagal naman ng haba, ng delay, kaya umabot ng ganon. Pero sabi ni Joey, wala yun. Ganon namin kamahal ang Itbulaga eh. Sabi pa ng mister ng Itbulaga host din na si Pauline Luna. So yun, na-interview nga po itong si Bossing. So nangangahulugan lang talaga na isa sa mga nag-stay or isa sa mga kadahilanan kung bakit hanggang ngayon may mga host pa rin ng Itbulaga, kahit na masabi natin na meron pong mga issue na bumabalot sa kanila. Dahil yung mga delay na mga sweldo nila, especially si Maine, Miss Maine, na sobrang, ito lang talaga yung nakita natin na lagi siyang present, diba? So isa siya sa mga tinamaan na parang nadidelay din yung mga sweldo, at hanggang sa ngayon ay meron pa rin siyang kailangang kunin sa Itbulaga. Kaya hindi niya rin maiwan, kahit na mag-decide po siya na talagang hindi na siya babalik sa Itbulaga dahil sa mga kaguluhan. Sinabi nga na parang nadadamay pa at napapasukan pa ng politika, no? At parang minsan nakakaladkad kasi yung pangalan ni Miss Maine Mendoza dito sa mga bagay na ito. So talagang iyan yung isa sa mga nag-hold sa kanila para talagang magpatuloy pa sa Itbulaga. Dahil isa rin siya sa mga biktima na hindi po nabigyan ng tamang, hindi rin nabigay yung tamang sweldo na para sa kanya. So, on behalf ng kanilang grupo, ng kanila pong mga pamunuan, ay nagsalita na nga ang malalaki or OG or original host ng Itbulaga. So, kaya naman asahan natin na makikita pa rin natin siya dyan, dahil may mga bagay siyang dapat kunin at singilin dito po sa show na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Tarreds TV. God bless everyone.